Hello guys and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-unbox tayo. I mean, hindi na siya unboxing. Magre-review na lang tayo ng case from Coolman. It's Coolman Trobi. So yung nakuha ko guys is yung white variant nila and yung APX. So kung i-rate ko to, I think kasama siya sa top 5 ng pinaka-best na case so far na nahawakan ko. Kasama siya sa top 5. So, explain ko mamaya. Explain ko later kung bakit. Kasi, unang-una, build quality is hindi siya ganun gaganda. Actually, manipis. Manipis siya. Yan. Manipis siya. Pero hindi siya sobrang nipis talaga. Okay na lang siya. Pero hindi siya ganun talaga kapal. Katulad ng ibang case like Rock. Yung mga budget case, Rock, Techwear. Hindi. Pero ito, makakonsider mo na rin siya. And, of course, yung design. Yan. And, later, papakita ko pa sa inyo kung ano pa yung mga nagustuhan ko sa case na to. And, of course, meron ding bad side ako nakita sa kanya. And, explain ko rin yun kung ano. And, so, yun. Wala na. Let's go. Review na natin siya. Yung case natin. So, yan. Bale, titignan na muna natin siya. So, unang-una, yung front. Muna tayo sa front. Sa front niya, yan yung design. Maangas siya. Tapos, andito yung logo ng Coolman. Yan, parang Punisher. The Punisher yung dating niya. And yan. So, yun. Then, after that, muna tayo naman sa likod. Sabi nga, unang pinaka-naayawan ko dito is that wala pong walang butas yung dito niya sa likod niya na panel. Kasi sayang din na lulusutan din yun ng hangin kasi tingnan niya naman yung front. Yan. Sa front po is wala po kasi siyang butas. Wala siyang mesh. So ito po, hindi po butas yan. Actually, lead strip po yan. Yan, may kita nyo yan. Lead strip po yung mga yan. Iilaw po yan siya. So sa side din, ganun. Yan, lead strip din yan. So wala pong lulusutan ng hangin. Maliban dito sa itong sobrang liit na side na yan. So, maganda sana kung nilagyan nila ng mesh to dito para at least maganda sana tignan. And, yun yung pinakagustong, pinakaayoko. Pangalawa is yung RGB lighting niya po is nasa 2,300 po siya yung price nito. Nasa 2,300. Pero yung RGB lighting niya is hindi po nasisync. Yun po yung pangalawa sa pinakanaayawan ko. Siyempre, unang-una yung airflow. Pangalawa, yung kanyang LED strip na hindi nagsisync. So, makokontrol niya naman siya gamit yun sa front panel. May LED switch doon kung paano, pwede kayo mag-change ng color, may mga effects. Pero hindi nyo po siya magagawang masync doon sa motherboard nyo. So, check natin yung likod. So, yun lang naman yung nakita ko, no? Tsaka sa build quality niya is hindi rin siya nalang kakapal. Ito, then now, pag-usapan natin yung kinagandahan nito. Yan. Ang unang nagustuhan ko dito, guys, ito. Look. Meron siyang naka-abante na sitong part. Hindi siya pinantay dito. Para dito nyo itatambak yung mga kable nyo. Yan. So, ang laki ng space kung titignan nyo. Ang laki ng... Malaki na yung space dito kasi yung daliri ko. May sobra pa. Then, pagdating dito sa side, nilagyan pa nila ng ganito para dyan yung itatambak yan. Look, dyan yung itatambak yung mga cables nyo. Yun, yung nagustuhan ko dito. Wala siya sa ibang case na nasa ganitong price range. Yan. And pangalawa, meron siyang dalawang SSD. Yan. Meron siyang dalawang lagayan ng SSD. So, hindi kayo ma-hassle na, example, white build kayo tapos kulay pula yung SSDs nyo. Like Ramsta, or kulay green like WD, or kung ano man na baduy yung kulay, pwede nyo siyang maitago sa likod. So, yan. So, may dalawa siyang lagayan ng SSD. So, good yun para sa akin. Yun yung pangalawa sa nagustuhan ko. And pangatlo sa nagustuhan ko, guys, is itong HDD cage. So, yan. Yung iba, wala pa na ito. Ini-screw pa siya na tinatanggal. Yung katulad ng mga dark flash na lagayan ng hard drive, na tinatanggal pa siya. Ito naman, ihilain nyo na lang siyang ganyan. Press nyo ng ganyan, sabay hila. Tapos, ganun din pagbalik. Diba? Napaka, hindi na siya mahirap tanggalin. Hindi na siya hassle. Less hassle na siya.
Pangatlong nagustuhan ko is yung ito. Yung espasyo ng power supply nyo. Kasi usually yung mga case yung power supply nila hindi kasha yung semi-modular. Kasi ang semi-modular is mas malaki compared dun sa non-modular na power supply. So basically kung meron kayong semi-modular na power supply, hindi po siya mas malaking kakainin ng space. So yung ibang casing kasi like ito, ito naka-fix na siya pero good thing kasi ang laki ng space niya. Ayan, no? Halos isang dangkal yung pagitan. So kasyang-kasya talaga. So yun, pangatlong nagustuhan ko is that look at the design ng unahan. Hindi ganoon kalaki yung tempered glass niya. Yung, di ba, kasi usually, tempered glass is simula dito hanggang taas hanggang dito sa pinakababa. So, ito, yan lang. Maliit lang yung tempered glass niya. Maganda siya tignan. Para siyang maliit na case. Pero actually, ATX case po siya. So, wala pala siyang libreng fans. Yan. So, tanggalin ko muna siya. Ito po yung tempered glass niya. Tempered glass po siya. Then, clear po siya. Hindi siya yung yan. Kasi 'di ba yung ibang tempered glass is naka yung smoke, parang smoke siya na tawag dito. Smoke siya na parang pag naka-off yung lighting, smart wala kang lighting, hindi makikita yung loob. So yun siya clear. So pag nilagay niyo siya diyan kahit wala kang ilaw, makikita niyo talaga yung loob ng ano niyo. So pangatlo, ito pala no, pinakanaayawan ko rin kasi dito, sayang kasi yung pagka-white niya sa labas, tapos yung pinakaloob niya is color black. So, sayang, maganda na sana siya, kaso sayang, dapat ginawa na lang nilang fix na white. Yun, tapos meron din niya siyang LED, yan ito, meron siyang LED. Yan, natatanggal pala tong front, dahan-dahan lang kayo sa pagtanggal. Hindi siya magnet, so kailangan niya siyang hatakin. Then yun, ito pala. Yun. Yung sinabi ko kanina sa inyo na ayawang ko. Ito, look. Yung LED strip niya kasi, guys, ito. Ito yung power. Molex yung power and wala siyang RGB header. So, sayang din kasi hindi na lang nila ginawang RGB header na lang para at least mag-sync siya dun sa ilaw ng motherboard nyo. Kasi maganda siya eh, white. Tapos, hindi siya mag-sync, di ba? Yun. So, nga ito yung mga kable niya. Yun, meron siyang HD audio, meron siyang USB, USB 3.0, and yung kanyang front panel connector. So, yun, wala na. Yun lang. And yung kanyang screws na included. Yun. Sa ilalim, meron siyang dust filter. Check natin yung ilalim. Ayan. Sa ilalim meron siyang dust filter. Ayan. Pwede siyang tanggalin. Hindi rin siya magnet, tinatanggal lang din siya. Tapos meron siyang mga rubber dito para hindi siya madudulas-dulas. Ayan. Yun lang naman yun yung design niya sa ilalim. Ayan. Balik tayo sa top. Ayan. So ayan. Then, ang kasya pala dito, is kasya dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasya dito up to 8 fans. Kasi ito, dito sa exhaust nyo, kasya up to 120 mm fan. Dito rin sa taas, dalawang 120 or dalawang 140. Yan, kasya. Then sa front, kasya siya up to tatlong 120 mm fan and kasha rin dito sa baba ng dalawang 120 pa. Pwede kayo maglagay ng dalawang 120 mm fan pa dito sa baba. Yan. So kung anim lang yung fans nyo, pwedeng since wala, sabi ko nga, 'di ba, wala siyang mesh sa front, so walang lusutan yung hangin. So ang gawin nyo kung anim yung fan nyo, magandang gawin is isa dito, dalawa sa taas and dalawa na lang sa baba. Kasi hindi rin naman makikita yung dito eh. Maglagay na lang kayo ng isa dito sa gitna para at least kahit papaano yung hangin maitulak niya papunta dun sa mapa-exhaust niya yung hangin. So pa-intake yung lalagay nyo dito, 'yun. And yun, meron siyang yan dalawang lusutan ng kable sa taas. So, hindi kayo mga problema sa cable management. Then, lulusot nyo nga siya dito rin. Pwede rin dito. Sabi ko nga yung space dito. Napakaganda. And ito rin.
paglusot nyo ng 24-pin power connector, hindi siya na siya naka, parang nakasag. Yun, parang nakapilit siya. Pwede siyang i-fix dito na nakasaksak na lang siyang ganun. Ang ganda niyang tingnan niya. Yan. Meron siyang tatlong lusutan dyan. Yan. Then, meron din sa baba. Ito. Kaso, isa lang. Yan. Isa lang po yung, ano niya. So, dito niyo siya ilalagay lahat. Yan. Wala nang iba. Sa gitna lang talaga. Ipapaganon-ganon niyo na lang siya. Yan. So, much better kung 80X yung chassis niyo dito. Kasi kung micro 80X lang, nandito lang siya. So, malaki yung space. Kita yung mga kable niya sa ilalim. Pero, okay lang din naman. Wala namang kaso yon. And, yun lang. Puna tayo sa top. Sa taas naman, ito yung kanyang, hindi siya square, no? Yan, astig. Ganda ng design niya. Meron siyang magnetic dust filter. Then, yun yung kanyang power. Ito yung LED switch na sinasabi ko. Tapos, yung USB 3.0, USB 2.0 na dalawa, yun yung kanyang audio port. Yan. And of course, later, papakita ko sa inyo yung lighting effects nito. Once na na-assemble ko na siya, papakita ko yung effects na lang ng mga LED lights. Meron siyang static. Tinest ko siya kahapon. Meron siya mga static light na malinaw din. And meron siya mga parang ARGB effects na marami siyang kulay sa isang strip. Na para siyang nagre-rainbow na pababa siya na pababa. So later, papakita ko na lang sa inyo. And yun, ang price pala na ito is nata 2,300 from PC Hub. 2,300 siya dun. And dun din sa PC Light, 2,300 din siya. Usually dun talaga ako mukuha ng pyesa ko. So, yun. Later, yun na, papakita ko na lang sa inyo yung PC once na na-assemble na siya. And of course, papakita ko na lang din sa inyo yung lighting effects niya once na na-assemble ko na yung PC. Yun, so for the lighting effects, yan, meron siyang static na green, red, meron siyang blue, light blue, yan, yellow, and purple, white. Yun, may mga effects na siya na parang mababa yung mga colors na parang rainbow. Yan, may red na may effects, yan, purple na may effect, yan, parang siyang guava, green and yellow. Yan, ito po yung mga lighting effects nung ating chassis dun sa LED switch. Yan. So yun, now we're done. And kung nagustuhan nyo yung video ko, nag-enjoy kayo, and meron ka natutunan, please click na lang yung like button and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para may updated kayo sa mga next ko pang mga video. So, see you sa next video ko and goodbye!